Hello mga Iskonyans! So ngayong araw po ay sona ni President Bongbong Marcos. Okay, inilalatag po niya yung mga achievements niya at saka yung mga plano niya para sa bansa. O, pero dito po sa Maynila, isang taon na po na wala sa pwesto si Yorme Isko. Pero ramdam pa rin po yung pong kanyang mga iniwan na proyekto at ngayon po ay malapit nang ma-turnover sa mga Manilenyo. O, isang example po yung nasa likod ko, San Sebastian Residences. Tingnan nyo naman po, pinipinturahan na. O, pinipinturahan na dito na top off na, okay, na top na hanggang taas, hanggang 28th story, tapos po inaayos na. Tapos po niyan may pintura na, interior na po ang gagawin, aayusin na po yung loob. Lalagyan na ng elevator, lalagyan na ng model unit. Ito pong parking inaayos na, magkakaroon din ng daycare dito. So lahat po ng mga facilities po dito inaayos na po at mukhang kaya po siyang matapos within the year kung magtuloy-tuloy po. Pero tingnan nyo naman, patapos na. Yan po ay pinagpatuloy ni Mayora Hani Lacuna at ni Vice Mayor Yul Servo. Pero of course, sinimulan po ito ni Yorme Isko. Naalala ko noon, dati po ito ay pangarap lamang, ito ay panaginip lamang ni Yorme Isko. Drawing lang to sa tissue, sa papel, iniisip lang po niya dati. Pero ngayon po, isa ng malaking building na magagamit po ng mga Manilenyo for many years to come. Kumbaga dyan na po sila pwedeng permanenteng magstay. Alam po yan ni Yorme Isko kasi dumaan po siya dyan. Siya po ay naging squatter nung araw, palipat-lipat ng bahay, walang kapanatagan. Ang mangyayari po dito, yung pong mga informal settler dito po sa Quiapo, malapit dito sa mga creek, sa mga delikadong lugar, sila po ang uunahing ilipat po dito, ilagay po dito. Pagkatapos po niyan, sila po ay merong monthly na deposit na 2,000. Saan ka makakita 2,000? 44 square. Isang unit po, 2 bedrooms. 2,000 buwan-buwan deposit pa yon. Ibig sabihin, kapag gusto mo nang lumipat sa probinsya o ibang lugar, yung deposit mo makukuha mo ng buo. Parang nag-iipon ka lang. Yun po yung kagandahan. Siyempre, kung meron kang masira, doon po kukunin sa deposit mo na yon. Pero saan ka makakakita ng ganong kamura? Diba? It also makes the people more responsible para po sa kanilang mga units, para alagaan, para po kung sakaling kunyari makarao sila sa buhay, gusto na nila ng mas malaki o mas ibang lugar, sa ibang lugar, pwede po nilang i-turn over na ng maayos at para po magamit naman ng ibang pamilyang Manilenyo. So yan po ang kagandahan dito. Napakalaki po ng unit, hindi po parang kumbaga kulungan ng kalapate, hindi po ganoon. Talaga pong na-envision niya ni Yorme Isko na ganyang kaganda. Of course, isa po ito sa maraming mga housing na tapos na natin yung condominium, binondominium. Iyakan pa kami nung turnover doon. Ngayon po, napakaayos na nung buhay ng mga naniraan doon. Meron po tayo, nanggaling tayo sa San Lazaro Residences. Yun ang pinakamalaki, yung sa San Lazaro, District 3 din. Meron sa Pedro Hill. Pag nadaan kayo ng Skyway, makikita nyo yun, building na pinapatayo ni Yorme Isko at ni Mayora Hani na malapit na ding magamit po ng mga taga District 5 naman. So ito po, District 3, of course dito kay Congressman Joel Chua, malapit lang po dito and napaka-prime yung location. Yung po sa likod ko, San Sebastian Church, nakita nyo, yun, nananaga nyo. San Sebastian Church po yan, so napaka-prime nung napakita ko. O yan po, napakaganda. Sino mag-aakala na isang squatter noon sa Tondo ang nangarap, nagsikap, naging councilor, vice mayor, mayor, at siya po ang magdadala ng ganitong klaseng proyekto sa lungsod. Para ang pangarap po natin, eventually po, wala nang informal settlers sa Maynila, lahat po nakakondo. Ibig sabihin po, pag kunyari yung mga informal settler, ilipat lahat dito, mas maraming open spaces. Mas maraming garden, mas maraming pwedeng parking, pwedeng mga commercial. Pero yung mga residential po, puro condo na po lahat. Katulad po ng Singapore, katulad ng ibang bansa na nakakondo po. Kahit mahirap ka, kahit ordinaryong nagtatrabaho ka, nakakondo. Yun po yung pangarap po natin. Kaya sana po, makita po ito ni Pangulong BBM. Alam ko meron din siyang housing na ginagawa, pero sana po tulungan din niya yung Maynila.
Di ba? Parang pabilis yung proyekto. Siyempre po, mahal po ito. Limitado lang naman po yung pondo ng Maynila. At sana mabiyayaan din ng Maynila pa at mga ibang lugar ng mga ganito kagagandang mga proyekto. Pero it only goes to show na kapag ang leader po ay maayos at matino at yung pera po ay ilalagay sa tamang bagay, ay meron pong resulta at makikita po yung pagbabago. At pag turnover po nito, siguro this year ay marami na naman. Daan-daang buhay na naman po ang mababago po nito. So samahan niyo po ako pag turnover nito. Kaya siguradong iyakan na naman po kami doon. Diba? Dito po sa District 3 sa Quiapo. And hopefully, after nito, yung mga area ng kung sa, nasaan yung mga informal settler, doon naman tatayuan, San Sebastian Residence 2. Residences 2, diba? So yan po ang plan. So yan po ang nangyayari kapag ang leader po ay may vision. Kapag nanggaling sa hirap, alam po niya yung pinagdadaan ng mga mahirap. And although si Yorme nasa showbiz na, sana po maasa tayo na bumalik pa din siya. Who knows, baka senador, 'di ba? Sana bumalik pa rin siya dahil kailangan pa rin po siya ng tao. Kailangan pong may tagasulong nito. Hindi ko po kaya na kami lang mga vloggers lang ang nagsusulong ng ganito klaseng mga proyekto. Kailangan po mga katulad ni Yorme Isko. Of course, kasama niya sa Asenso Manileño, sa Action Demokratiko, kailangan po magpadami pa tayo nagsusulong po ng ganitong mga proyekto. So yun po, so tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next video. Stay safe parati guys. Pilipinas, God first. Bye-bye. Shout out sa mga masisipag natin na nagtatrabaho dito. Patapos na, no? Pinipinturahan na. So maraming salamat sa inyo. Sama ka na din kuya. Maraming salamat sa inyo. O, kasi dahil sa inyo nagagawa ng maayos at maganda itong San Sebastian Residences. Bye-bye.